Good day, everyone. This is the fifth lecture for Operations Management, IE310. This is about capacity planning. So, pag sinabi mo capacity planning, this involves kung how many or how much yung kayang gawin ng company or yung volume ng product or yung service na kayang i-deliver ng company sa customer at a time. Okay, so ang pinag-uusapan dito is yung volume and yung oras kung kailan siya may deliver pag sinabi mong capacity. Okay? So, yun yung pinagpaplanuhan dito. So, bakit ito mahalaga? Kasi nga, ang mga customers ay umu-order ng mga products or services. Okay? So, mahalaga sa company na may provide iyon at the right requirement ng customer. Okay? Sa specification, sa numbers, o volume, kung gaano kadami, tapos sa time na rin kung kailan dapat ma-deliver. Kaya mahalaga ito sa company. Okay, tapos sa capacity planning, nagkakaroon dito ng iba't ibang alternatives na pagpipilian kung saan i-evaluate kung ano yung best, okay, na plano. Kasi marami dito ng pwedeng mag-arise na plano sa capacity planning. So, next slide. So, first, define muna natin to. Ano ba yung bottleneck operation? So, hindi na ito unfamiliar sa inyo. So, narinig nyo na rin ito. Napag-aralan natin na yung bottleneck operation, yun yung operation in a sequence of operations whose capacity is lower than that of the other operations. So, bakit natin dinefine itong bottleneck operation? Kasi mahalaga na malaman natin kung ano-ano ba yung mga bottleneck operation ng isang company para ma-define natin yung capacity niya. Okay, so for example, dito sa diagram, ayan, yung isang operation or process 1, ayan, maluwag. Yung process 2, masikip. Process 3, medyo maluwag. So, ang lumalabas na bottleneck operation is yung process 2. So, ibig sabihin lang nun, dito tayo dapat mag-focus. Okay, may consider natin ito, yung operation number 2 or process 2. Kasi dyan siya yung bottleneck operation. Okay? Kasi pag hindi tayo dyan nagbase sa bottleneck operation, pwede tayong magkamali dun sa capacity planning natin. Okay, halimbawa, dito lang tayo nag-focus sa first operation na maluwag. Hindi natin na-anticipate yung bottleneck operation. So, mamamali tayo sa capacity planning. Hindi natin masusupply yung right amount of products or services at the right time na gusto ng company ng customer. Okay? So kaya natin dinefine itong bottleneck operation. So ganoon, dapat ma-identify sa capacity planning, dapat ma-identify natin kung ano-ano ba 'yung mga bottleneck operation para doon tayo mag i-consider natin 'yon, kumbaga. Hindi lang tayo titingin doon sa mga maluluwag na operation. Kasi for example dito sa first operation, kaya niyang gumawa ng 3 products, okay? Pagdating sa second operation, isang product na lang at a time. Okay? Pagdating sa third operation, dalawang product na lang at a time. Okay? So ganito, kumbaga i-average natin lahat. Okay, yung flow ng material diyan or ng product or services. Hindi lang tayo gumagawa sa isang operation. Next, so define natin yung capacity planning. So, first, yung capacity is the maximum output rate of production or service facility. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi mong capacity, yun na yung pinaka-kayang gawin ng isang production process ng isang company. Okay? Or ng isang service facility. Yun yung pinaka-mataas na output rate. Kaya nga, kanina dinefine natin yung bottleneck operation kasi nga gusto natin kasing capacity ng company na mataas o yung maximum niya mataas. So, kaya natin dinefine yung bottleneck para ma-consider natin yun, okay, ma-improve kung pwede para mas tumaas pa yung capacity ng company. Next, capacity also includes equipment, space, employee skills. Okay, so dito rin kasi nakabase yung capacity kung kompleto ba sa equipment. Bawa kung ilan yung machines na gumagawa ng product. Syempre, mas mabilis kapag mas marami. Okay? O kaya, ano ba yung capacity ng mga machines na yon? Halimbawa, isang machine nga lang, pero marami pala yung output ng machine na yon. So, dapat alamin natin yung capacity ng equipment na yon. Hindi lang sa number ng equipment.
Kasi pwedeng tatlo yung machine, tapos mababagal lang pala gumawa, 'di ba, yung mga machine na 'yon. Kumpara sa isang machine na marami na mas mabilis siyang gumawa, okay, maraming output. So alamin dapat natin yung capacity ng mga equipment. Next is yung space. So sa space naman, kung gaano kadami yung kayang i-hold ng isang company ng mga products. For example, halimbawa, kung gagawa sila ng product, halimbawa, in order ay 1,000 boxes. So yung 1,000 boxes ng product na ba yun, ay kasya dun sa production area or dun sa warehouse area. Okay? So ganun. Tingnan. Next, employee skills. Sa employee skills naman, kung kaya ba gawin nung worker yung order. Kasi minsan doon sa mga company na tumatanggap ng mga specialized design, okay, mga order, specialized design order, ay kailangan pa mag-adjust ng employee or ng worker. Aaralin pa niya yung design, okay, ng dati kong work, yung gumagawa ng fish hooks and fish tackles, yung para sa pangingisda. So iba't ibang design kasi yon na pinapadala ng customer. Tapos aaralin pa nung worker. So dapat yung empleyado doon ay skilled siya para mas mataas yung capacity ng company. Okay? So diyan ano, diyan kasama diyan yung capacity sa tatlo na yan. Next, yung basic questions in capacity planning. So ito yung mga tinatanong dito. So, first yung how much is needed. Okay, so diyan na ngayon papasok, dapat alam natin kung gaano ba kadami yung demand ng customer. Kaya nga nag-aral tayo, 'di ba, ng forecasting. So, kapag nalaman na natin yung magiging demand ng customer through forecasting, is either sa qualitative, yung survey, o quantitative, yung magkocompute tayo. Yan, dapat malalaman natin kasi tinatanong yan dito sa capacity planning. Tapos yan, when is it needed? Okay, so kailan ba ito kailangan? Okay, so dito papasok naman kung may regular ano orders ba. Okay, irregular orders yung pinag-aralan nga rin natin sa forecasting, yung seasonal ba siya. Okay, may trend ba siya. Okay, may ganon. So ayun yung sa when is it needed. Next, what kind of capacity is needed? Okay, so ibig sabihin nito, ano bang capacity yung kailangan? Kasi nga, di ba kanina sa slide natin kanina, balik tayo. Ayan o, equipment, space, employee. So, alin ba dyan yung kailangan? Kailangan ba ng trained employees? Kailangan ba ng malaking space? So, ganun. Yan siya. Nag-evolve, ano yan. Kumbaga, papasok lahat yan dito sa forecasting, yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Okay? So, next. So, capacity planning is the process of establishing the output rate that may be needed at a facility. Okay? So, dahil nga tayo nagpaplanos ng capacity ng isang company, so dapat alamin natin nga yung maximum. Okay, maximum rate ng output na kailangan ng company para ma-satisfy yung pangangailangan, okay? Pangangailangan ng customers. Kasi nakadepende dun sa facility na rin ng company yung magiging capacity niya. Kaya dapat pinaplano. Okay? So, dito na ngayon papasok yung pag-a-assess, okay? Dito na ngayon papasok yung pag-a-assess ng mga processes na kailangang isagawa. Okay, tsaka yung mga requirements na rin. Ano yung mga requirements ng process na yun? Kasi yung capacity, hindi siya fixed. So, ano siya, variable, varying. Okay, bisa nag-iiba-iba. Kasi nga, depende dun sa requirement ng customer or ng product specification or service. So, isang example nito, yung pag-measure ng capacity ng company, is halimbawa sa isang hospital, ang ginagawa nila per bed, okay? So, minimeasure yung capacity nila kung ilan ba yung kayang i-accommodate na patient per bed. Kaya mapapansin nyo sa mga balita, di ba, nagkukulang na ng mga bed facilities ang mga hospitals dahil sa dami ng COVID cases. So, ganun sila mag-measure. Kumbaga, nagre-refer sila sa isang unit. Halimbawa nga sa hospital, ang unit nila per bed. Okay? Tapos minsan naman, per ano, halimbawa, how many
patients are served weekly, mga ganun. Pero nagbabago-bago nga yun, yung capacity na yun. Kasi nga, depende kung anong operation yung binibigay ng company. Halimbawa, maraming COVID cases. So, iba yung ano nun, iba yung time, okay, ng pag service doon. Okay, kasi may mga processes. O halimbawa, walang ano, konti lang yung COVID, tas marami namang ano ooperahan. So depende nga doon sa process na ginagawa. Kaya nag-iiba-iba yung capacity ng company. At isa pang dahilan bakit nag-iiba-iba yung capacity ng isang company ay dahil doon sa mga machine setups, mga maintenance, okay? Yung mga hindi inaasahang machine breakdown, so kailangan kasi mag-maintenance pa ng company. So, yung ina-expect natin na tuloy-tuloy na capacity, halimbawa, ito 10 tanner to. Eh nag-breakdown yung machine. So, imbis na 10 tons yung nagawa niya, 5 tons na lang. So, ganun, kaya siya nag-iiba-iba. Okay? So, next, ito yung mga reasons of capacity planning. So, bakit ba nagka-capacity planning? So, first, changes in demand. Ayun, nag-iiba-iba nga yung demand ng customers. Lalong-lalo na doon sa mga company na tumatanggap ng mga specialized services or specialized design for products. Okay? Next, opportunity. So, sa opportunity rin, kasi kung ano yung mabenta ngayon, okay? Mabenta sa market. So, kung ano yung mabenta, for example ngayon, yung mga healthcare materials like yung facial mask, okay? So, mabenta siya. So, pwedeng gawin yun ng company kasi mabenta. So, sa opportunity rin yun. Okay? Kasi nga, di ba, nung nagkaroon ng COVID cases, naubusan ng mga face mask, ng alcohol, okay? Kasi nga, hindi pa na-anticipate yun ng mga company na gumagawa nun. Okay? Next reason is yung perceived threats. Okay? Kasi naapekto nito yung planning ng company. Okay? So, halimbawa, yung Samsung, nakita niya na yung mga other phone manufacturers, mura yung ano nila, yung product nila. So, more likely, yung Samsung, ang gagawin nila is gagawa sila ng bagong product, pero mura lang. Okay? So, syempre, da-downgrade nila yung mga, yung ibang specifications para maging mura. So, yun isang example dyan. Next, changes in environment. Okay? So, sa changes in environment naman, nakaka-apekto naman dito, alam mo, yung klima. Okay? Kung taglamig, ano bang demand yung mabenta? So, yung mga jacket, di ba? O kaya tag-ulan, so payong. So, yan, changes in environment. Next, changes in technology. So, ito yung pinaka number one dyan eh. Second to the demand, okay? Kasi pag sinabi mong changes in technology, dyan na papasok yung mga innovations. Gustong-gusto kasi ng tao yung mga innovations. Lalong-lalo na yung mga nagpapadali sa mga trabaho ng tao. Okay? Kaya nga sa ating research, okay, pag magre-research tayo, ito talaga hinahanap mga changes in technology or the innovations. Next, ito yung importance ng capacity decisions. So, gaano ba siya ka-importante sa company? So, it impacts ability to meet future demands. So, syempre, may kinalaman siya kung paano ba imi-meet ng company yung future demands. Kasi kung walang pagpaplano, hindi na pagplanuhan ng maayos yung capacity, eh more likely hindi ma-meet yung future demands. And then it affects operating cost. So kasama 'yon kasi sa pagpaplano pa lang may cost na 'yun eh. Cost sa oras, okay, bayad sa tao ng mga nagpa-plan, mga managers, at syempre doon sa mga possible losses in the future. Halimbawa, sa capacity decision or sa capacity planning, nalaman na hindi pala kayang i-supply ng company yung hinihinging requirement ng customer company. So, ita-turn down nila yung offer na yon pag ganun. Kasi pwedeng magmulta yung company o magkakaroon pa ng additional cost sa company yon. Okay? So, syempre kapag pinagplanuhan din ng maayos kung ano ba yung ipoproduce in the future, is madedefine ng maayos yung mga operating cost at wala namang mawawala na yung mga
overhead cost o yung mga hindi inaasahan na cost, yung wala sa plano. Okay? Next, major determinant of initial cost. Ayan, siyempre malaga sa company kung magkano ba yung fund na i-release. Bawa, for this operation, for this bulk or order of product, magkano ba yung ating magiging funding. Okay, so kaya nadedetermine yan sa capacity decision. Then involves long-term commitment. So dito naman, syempre may plano na, 'di ba? So kapag may plano na, may susundin na. So nagkakaroon na tayo ng commitment sa company long term. Ibig sabihin, tuwing may operation, kailangan capacity planning muna. Nagkakaroon sila ng commitment. Next, affects competitiveness. Kasi ang isang company na mayroong good capacity decisions ay competitive. Okay? Ibig sabihin, hindi siya nawawala sa market. Kumbaga, nasasatisfy niyo yung customer demands while getting profit, ay lumalaki yung company, nagiging competitive. Next, affects ease of management. Ayun. So, kasi kung meron ng mga plano, okay, madadalian na lang yung mga managers na mag-decide. Okay? Halimbawa, kailangan mag-decide ng isang manager in an actual operation. So, hindi na niya pag-aaralan pa. Titingin na lang siya dun sa plano. Okay? Kung ano yung nakalagay sa plano, yun yung susundin. Kaya, affect ease of management. Kasi tayong mga IE, management side tayo eh. Kaya, mahalaga sa atin itong capacity decisions. Next, ito yung mga example ng pag-measure ng capacity. So, ito yung mga type of business. Example, car manufacturer, katulad ng Toyota, Honda, etc. So, input measures of capacity. Ito yung unit nila nung pag-measure ng capacity. Yung labor hours. Okay? Capacity ng input. Ito naman yung sa output naman. Cars per shift naman. Okay? Kasi ang input kasi labor, yung gumagawa. Tapos yung output, cars. Kaya yun yung unit nila, yung pag-measure ng capacity. Sa hospital naman, ayan, sinabi ko kanina, available beds. Tapos yan, ang patients per month, weekly. Okay? So, ganun. Next, pizza parlor. So, labor hours. Okay? Tapos pizza per day. Next, retail store. Floor space in square feet. Okay? So, revenue per foot. Kasi yung puhunan kasi dyan sa retail, yung space. Tapos, syempre, yung output, yung revenue. Next, capacity terminologies. So, ito yung mga terminologies na ating i-discuss under capacity. Okay, yung una yung design capacity. So, kailangan sa pag-dinesenyo natin capacity, maximum. Okay? Kasi bakit tayo magsisettle dun sa hindi maximum capacity? So, it is the maximum theoretical output of a system. So, theoretical pa lang siya. Okay? Kasi nga, kinukuha pa lang natin yung mga demands, okay? Versus dun sa number of resources, kung kaya bang gawin. Okay? So, pag nagawa na, hindi na siya theoretical. Basta, ang mahalaga dyan is yung maximum. Okay? Dun tayo magsisettle sa maximum. So, next, normal expressed as a rate. Normally expressed as a rate. So, yung kanyang mga example natin, di ba, yung mga beds, yung mga cars per shift, okay, tapos yung mga patients per week or month, so yun yung mga units. Making a rate. Sabihin, unit, tapos merong per, yung time, yung kaya nagkakaroon ng rate. Next, under ideal conditions. So, ayun ang sinasabi natin na hindi natin isasama dyan sa capacity yung mga breakdowns, machine breakdown. So, kumbaga ina-assume natin na walang machine breakdown na effective yung maintenance. Okay? So, ganun mag-design ng capacity. Next, effective capacity. So, ito yung best operating level. So, is the capacity of a firm expects to achieve given current operating constraints? So, ibig sabihin, kung ano man yung mga kinakaharap na problems ng company, na isasama dito sa effective capacity. Okay? For example, kulang sa truck yung isang delivery company. So, naisasama dito sa effective capacity. Okay? So, often lower than
lower than design capacity. So mas mababa nga ito kasi kinoconsider sa effective capacity yung mga problems na yun. Dito kasi sa design capacity theoretically, di ba? Yan o ideal condition eh. Kaya mas mababa yung design effective capacity. So kaya siya mas mababa, mas madaling ma-achieve ng company, kumbaga mas malapit sa katotohanan. Next, under ideal conditions. So under ideal din ito, yun nga lang, ayan nga, kinoconsider niya yung mga operating constraints. Next, yung actual output, so capacity used, is rate of output actually achieved. Okay? So dito naman nakabase siya. Kung ano ba yung actual na na-achieve ngayon ng operation. So cannot exceed effective capacity. So hindi siya pwedeng lumagpas sa effective capacity. Kasi yun ang yung best eh, best operating level. So ibig sabihin, magkakaroon ka na ngayon ng improvement kung malalagpasan mo pa yung best, okay? Kaya hindi niya pwedeng malagpasan itong effective capacity. Okay, itong actual output capacity used. Next is utilization and efficiency. So, ano ba yung utilization? It is the percent of design capacity achieved. Okay? So, yun yung porsyento kung ano ba yung na-achieve, okay, nung dinisenyo yung capacity. Okay? So, ang ano niya, ang formula niya ay ito. Utilization is equal to actual output, kung ilan yung na-produce, over design capacity. Ibig sabihin, kung 100 yung nagawa, tapos yung dinisenyo yung capacity ay 150, okay, so 100 over 150 yung magiging utilization niya, or 67%. Okay, so ganyan yung formula. Next, efficiency is the percent of effective capacity achieved. Okay, so gaano naman effective, okay, yung na-achieve na capacity. Okay, so ito yung ano niya, yung formula, efficiency is equal to yung actual output ulit, tapos over effective capacity. Okay, yung itong mga design capacity, effective capacity, and dito yan nagmula. Okay, yung sa kaninang slide, yun, design and effective capacity. So both measures expressed as percentages. So itong dalawa ay percentages. Kaya nga percento is the percent. Basta ang numerator diyan laging actual output. So dito ay sa calculating capacity utilization. So measures how much of the available capacity is actually being used. Kung gaano ba yung paggamit sa available capacity. Mamaya, hindi naman nagagamit pala lahat. So, sayang. So, ito yung utilization, yung actual output rate, tapos yung over capacity nga. Tapos, dapat yan nasa percentage. Kaya 100% times 100. So, measures effectiveness. So, use either effective or design capacity in denominator. Okay? So, sa utilization, pwede rin daw na gamitin yung effective or design capacity, kung ano yung available. Okay? So, kapag sinabi mo, ulitin natin, kapag sinabi mo kasi ngang effective, sabihin nyo na yung napatunayan under constraints. Okay? Napatunayan na capacity. Yung design naman, kumbaga yung theoretical. For example, bumili yung company ng isang machine. So, nakalagay 20 tanner. Okay? So, yun yung theoretical, yung design capacity. Yung effective, yung nasubukan na. So, ganun yun. Kung ano yung available, pwedeng gamitin daw. So, ito yung computation. So, halimbawa, yung design capacity is equal to 50 trucks per day. Tapos, yung effective capacity ay 40 trucks per day. So, ibig sabihin, halimbawa, masikip pala na daan dun sa company, kaya naging 40 na lang, hindi na 50. Pero, ideally talaga 50. Kaya, binawasan dito sa effective. Next, actual output. So, ito yung actual output, 36 units per day. Sabihin, 36 trucks yun per day. So, dito yung efficiency. So, dito pala sa units, pwede rin dyan kung ilang delivery yung nagawa. Kung 36 deliveries per day. So, ganun.
So, efficiency, so yung actual output 36 units per day, tapos effective capacity. Okay? So, ayan, no, dinivide lang. 36 divided by 40 sa efficiency equals 90%. Okay? So, 90% yan pag dinivide mo yung 36 and 40. Next, sa utilization naman, yung pang-divide naman natin is yung design capacity. Kasi nung mention natin efficiency, effective yung ano eh, effective capacity ginamit natin. So, available din naman yung design capacity. So, pwede natin gamitin yun. Although, sinabi di ba kayo na pwede rin yung effective. Okay? Eh, available naman yung design. So, yun yung gagamitin natin. Ayan, 36 over 50. 72%. Okay? Malinaw kung paano siya kinumpute. Madali lang. Next, ano ba yung mga determinants ng effective capacity? So, first is yung mga facilities. Yung size ba niya, sakto ba dun sa ano, dapat i-produce, kaya bang i-accommodate, then location, mabilis ba siya for delivery, easy access sa road, layout, okay, sa layout ng production, wala bang mga bottlenecks, yung ating dinefine kanina, heating, so sa heating naman, kung kaya bang magtuloy-tuloy ng machine kasi mamaya mag-overheat yan o yung mga workers natin mamaya ma-stroke yun dahil sobrang init. Okay? So, kasama yan. Lighting. So, nakaka-apekto rin yan sa paggawa ng workers. So, detalyadong gawain or work dapat mas maliwanag. Okay? Next, ventilations. Ayun, so kung nakakahinga pa ba yung workers natin, okay, para maiwasan din yung apoy, pag mga fire, okay, kasi pag walang ventilations, tapos nagkaroon ng heating, pwede maging sanhiyo ng sunog, okay. Next, products and service factors. So, similarity of products. So, ano yung mga kasama dito? Kung pare-pareho lang ba yung products na ino-offer niyo or serbisyo or mayroong pagkakaiba-iba. Pareho lang ba siya sa serbisyo na ino-offer ng iba or may pagkakaiba. So, ganun yun. So, next, process factors. So, productivity, quality. So, kung marami bang nagagawa, kalidad ba naman yung nagagawa. Okay? So, kasama yun sa kung effective ba yung capacity. So, ito yung guys, pwede natin magamit sa checklist natin. Para masabi natin na effective nga yung capacity. Okay, nating pinaplano. Next, human factors. So, kung trained ba yung ating mga workers bago sumabak sa isang trabaho, skilled ba sila? Ibig sabihin, may specialized knowledge na naituro. Experience ba sila? Gaano katagal na siyang gumagawa ng trabaho na yan? And yung motivations, ibig sabihin, nababayaran ba sila ng maayos? Maganda ba yung working condition? Absentation. So, yun na nga yung kawalan ng motivation. Kaya uma-absent. Siguro dahil sa delay yung pasahod or walang benefits or turnover. Ibig sabihin yan, yung pagre-resign ng mga workers or employees. So, next, policy factors. So, overtime system. Kung araw-araw ba yung overtime, mapapagod na yung worker. Dapat may shifting. Okay? So, number of shifts. Ilan ba yung shifts? Kapag kailangang 2 shifts, dapat palit-palit. Palit-palitan yung mga workers sa pag na night shift. Hindi pwedeng yung group ng workers, sila lang lagi mag night shift. So, magkakasakit sila. Next, operational factors. So, scheduling problems. So, ito sa scheduling problems to solve. Okay? Kung kailan ba isosolve yung problem. Kasi mamaya, tumatakbo pa yung operation. Di ba pwedeng ihinto. Okay? So, next, purchasing requirements. So, ano-ano ba yung mga kailangan para dun sa operation. Next, inventory shortages. So, kasama din yan. Kasi mahihinto ang operation kapag wala ng raw materials sa inventory. Next, supply chain factors. So, kung may warehouse ba yung company para maiwasan yung shortages. Yung transportation, malapit ba para ma-supply agad yung hinihinging product doon sa customer? And paano ba sila nagde-distribute?
kung nakipag-partner ba sila with trucking companies or sila na mismo yung nag-deliver. Next, external factors, product standards. So, ano ba yung sinusunod sa Pilipinas, halimbawa, ng metal, okay? Construction metals, halimbawa yung mga round bars. Ano yung mga pressure, PSI, okay? Units na dapat nahuhold, mga pressure na nahuhold ng mga product na yun. For example, yung sa work ko dati, minimeasure namin yun. Kung ano ba yung pressure na kayang i-hold ng bakal. Kasi pag hindi niya na ano yun, na achieve yun, reject yung, magiging reject yung bakal na yun. Kasi palpak yun pag ginamit sa construction. Next, government agencies. Kung ano ba yung mga policies ng mga local municipalities. Okay? Sa pollution standard. So, dapat kapag factory na ma-manage yung mga pollution katulad yung ng usok, okay, mga sewage waste, so dapat na ma-manage kasi papasara yung company kapag hindi na manage. Next, calculating processing requirements. So paano ba siya mag-compute? Paano ba i-compute dito sa capacity planning yung processing requirements? So, a department works 8-hour shift, 250 days per year. Okay? So, ito yung given. Sa mga product, ng product 1, 2, and 3, sa product 1, ito yung annual demand, 400. Next, yung standard processing time naman per unit hour ay 5. Ibig sabihin, 5 hours kay product 1. Yung processing time needed naman ay 2,000 hours. Okay? Ibig sabihin, 2,000 hours para ma-achieve itong 400 na demand. Okay, ito naman yung 5 hours, yan naman yung per unit. Okay? So, ganun din sa product 2 and product 3. So, ito tinotal lang lahat ng processing hours na kailangan para magwala yung mga products na to. So, ganito yung pag-compute. So, sa annual capacity, yung 250, okay? So, kasi 250 days per year eh. Okay, kada day, syempre may 8 hours. Ayun, no, 8 hour shift eh. Kaya minultiply yung 250 days sa 8. Kaya 2,000 hours. Annual capacity. So, next, yung number of machines required ay 5,800 hours. Okay, so dinivide ng 2,000 hours. Okay? So, ito kasi, ito yung processing time. Okay, processing time yung 5,800. Ngayon yung available, yung annual capacity naman 2,000 hours, kaya siya dinivide. Okay? Tapos, 2.9 machines. O kaya, kailangan sobrahan, gawin ng 3. Okay? 3 machines. Kasi ito, per machine, ang gumagawa nito ay per machine. Okay? So, example lang yung per machine. Halimbawa, kung worker yung gumagawa yan, the number of workers required. Okay? So, masyado kasing madami yung product. Kaya malamang dito, machine yung gumagawa. Next, then we need 3 machines to handle the required volume. So, 3 na nga kasi 2.9 eh. So, pasobrahan na lang na isa. Kasi halos 3 na yan. Okay? So, ganun yung pagka-calculate ng processing requirements with this given. Okay? Next, capacity planning process. So, ito yung pinaka process ng capacity planning. First, ayan yung forecast demand, yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Tapos, kukumpute natin yung rated capacity. Sabihin, capacity ng company. Then, compute needed capacity. Kung kailangan pa ba magdagdag. Okay? Depende yun dito sa demand. Okay? Kung makailangan magdagdag ng capacity. Next, develop alternative plans. So, magkakaroon ng mga plano. Okay, kasi nga nagbabago-bago yung capacity, kaya kailangan natin ng plan A, B, and C. Next, evaluate capacity plans. So, evaluate natin ano yung more likely na mangyayari. So, sa pag-evaluate, kasama dyan yung quantitative factors. So, kung ano ba yung plano na magastos, ano ba yung mura lang pero effective. Next, qualitative factors. So, meron ba tayong skilled worker? Okay. So, next, select best capacity plan. So, mamimili tayo doon kung ano muna yung i-implement natin.
Tapos implement natin yung best plan. So ganun yung capacity planning process. Next, planning over a time horizon. So syempre pag magpaplano, dapat meron time horizon. Kasi hindi naman pwedeng magplano na wala tayong mga deadlines. So next, long range planning. So pag long range planning, we will add facilities, add long lead time equipment. Okay? Kasi pang matagal lang kasing gamit kapag mga facilities, halimbawa gumawa ng buildings or ng warehouse, okay? Tapos yung mga equipment na nakakatulong paano mabawasan yung lead time o yung paggawa ng product. So makasama yan sa long range planning. Next, intermediate range planning. So sa intermediate, pwede tayong makipagkontrata lang sa mga subcontractors company, for example, sa mga construction company, kung may ipapagawa, yan, magdadagdag lang ng worker. Kasi galing sa kanila yun eh. Kumbaga, mag-outsource tayo ng manpower. Next naman, mag-a-add tayo ng equipment. Okay? So, sa pag-a-add ng equipment, pwedeng build or use inventory. Ibig sabihin, pwede tayong gumawa. Halimbawa, kailangan ng mga scaffoldings. So, yung company, kung meron siyang mga sobrang mga bakal, pwede nang paggawa na lang sa worker pa welding. Okay? So, kung meron naman sa inventory, gagamitin na lang din. Then, add shifts. So, kung kailangan, magkaroon ng panggabi. Pwedeng gawin. Para matapos yung capacity, yung kailangan. Ma-achieve yung capacity. So, dito, unang, yung sa column na ito, yun yung pag-modify ng capacity. Kaya nga nag-a-add, nagsasubcontract, okay? Ito naman yung paggamit ng capacity. So, ito yung short-range planning naman. Wala kang gagawin sa pag-modify kasi short-range lang naman eh. So, schedule jobs. Schedule personnel. Allocate machinery. Okay, so ito kasi yung, ano eh, yung kalimitang ginagawa from a short-range plan. Halimbawa, for this month, okay, monthly lang. So, schedule mo lang yung trabaho, schedule ng personnel, allocate mo lang yung mga machines and equipments. Okay? So, ganoon. So, nakalagay dito, limited options exist. Okay, kasi limited lang yan para sa long range, intermediate, and short range. Okay? Na planning over a horizon, yung capacity. So, next, ano naman itong tinatawag na economy subscale? So, economy subscale, if the output rate is less than the optimal level. Okay? Kung hindi niya na-achieve yung optimal output, ito yung economy subscale. Increasing output rate results in decreasing average unit cost. So, ganun. Kapag hindi siya na niya na-achieve yung optimal level, kailangan i-increase yung output rate kasi kailangan eh, kumbaga 100 tons yung capacity talaga optimal level. Ang nagagawa lang as is 50 tons. So kailangan i-increase. So yun tinatawag na economy of scale para mabawasan yung product cost kasi pag konti lang yung nagagawa, mas mahal yung mag-iimbenta. Next, diseconomies of scale. So, ano naman to? If the output rate is more than the optimal level, so sumusobra doon sa optimal level. So, increasing the output rate results in increasing average unit cost. So, kapag in-increase mo pa, sumobra na nga sa optimal level, tataas yung unit cost. Okay, bakit? Kasi pwedeng mag-breakdown na yung machines nun kasi sumobra na eh sa optimal level eh. So, pwedeng tumaas na rin yung average unit cost. Kasi hindi na kaya ng machine. Ibig sabihin, pwede na diyang mag-outsource o bibili ng panibagong machine. So, yun yung dalawang terminologies ng economies of scale. Next, optimal rate of output. So, production units have an optimal rate of output for minimal cost. So, dapat malaman natin yun. Kung saan ba yung optimal rate for the minimal cost lang. Okay? Huwag tayo dun sa dalawa, yung dito. Okay, iwas natin yan.
itong less than the optimal level, tsaka more than. Doon lang tayo sa optimal rate of output. So, dapat malalaman natin. So, dito, yung average cost per unit sa my y-axis. So, dito naman yung rate of output. Okay, sa x-axis. So, ito dito makikita yung minimum cost sa pinakamababa. Okay? Kasi sa line na ito, sa curve na ito, yun yung pinakamababa. Tsaka minimum average cost per unit, ito na yun. Yung sa may intersection. So, ipaplat lang yan sa isang diagramming software o kaya sa Excel. Ano ba, may mga datas kayo. Data, tapos insert ano lang kayo, graph. Tingnan nyo kung saan ba optimal yung rate ng output. Diyan magtatama dapat yung minimum dapat yung cost, okay? Tapos, yung rate ng output, maximum. Hindi ka kasi pwede dito eh, sa may banda dito. Okay? Hindi ka pwede dito kasi nga, yung cost niya, medyo mataas. So, dito tayo sa pinakamababa. Okay? So, dyan yung pagkuha ng optimal rate of output. So, ulit, paano makuha yan? So, una, kukunin mo lang yung minimum cost. Okay? Yung pinaka mababang cost niya. Tsaka yung pinakamataas kung na output. Saan sila nag-meet? Yun yung optimal rate of output. Okay? So, next, economies of scale ulit. So, ito yung minimum cost of optimal operating rate are functions of size of production unit. Ibig sabihin, kung ano man yung minimum cost ng isang product, okay? Tsaka kung gaano ba kalaki yung capacity, operating rate ng isang planta, yun yung magiging size ng production. So, ito yun. So, sa y-axis, yung average cost per unit, okay, sa output, sa x-axis naman yung output rate. Siyempre, kapag small plant, so maliit lang, konti lang yung output niya. Okay? Tapos, yung cost per unit niya mataas kasi konti nga lang yung output eh. Sa medium, ayan, nasa gitna, syempre. And yung large plant naman, pag malaking planta, mas maraming output, mas mababa ang cost. So, dito na tayo sa large plant. Okay? Kung kaya ng company. Next, capacity planning and alternatives evaluating models. So, cost volume analysis. So, first is yung break-even analysis. So, this is a technique for evaluating process and equipment alternatives. So, ano yung objective dito? So, find the point at which total cost equals total revenue. So, madali lang siya. Pag-equals lang natin. Next, assumptions. So, ang assumptions dito is yung revenue at saka yung cost are related linearly to volume. Kasi nga, pag-equals lang natin eh. Next, all information is known with certainty. Yung mga given, syempre dapat alam natin. So, no time value of money. So, wala ditong ano, yung mga present value, walang ganon, future value. Okay? Yan, break-even analysis. Yan, mga fixed cost lang. So, cost that continue even if no units are produced. So, example niyan, depreciation. Kahit ito lang nagagawa yung company, nagde-depreciate yung pera. Siyempre, nagbabayad sila ng tax. Yung utang, mortgage, yun bawa. Nangupahan lang, okay? Mga rent. Next, variable cost. Cost that vary with the volume of units produced. So, kung mas maraming kailangan gawin, mas malaki yung pasahod sa labor, mas maraming materials magagamit or mabibili, then, mas maraming facility yung magagamit. Yung ilaw, kuryente, tubig. Okay? So, next, ito yung pinaka-chart ng break-even. Pansin nyo, halos equal yung loss or equal talaga yung loss and profit. So, halimbawa, cost in dollars dito sa y-axis. Sa x-axis naman yung volume. Okay? Kung saan nag-meet, okay, ibig sabihin, kung nasaan yung middle nila, doon yung break-even. So, ito yung break-even point. Yung total cost is equal to total revenue. Yan. So, dito na papasok yung total revenue sa profit. Okay? Tapos yung total, yung variable cost, tsaka fixed cost, yan yung nagko-consist ng total cost. Okay? Na sa loss naman yan. Okay?
Yun nga lang, mas mataas kasi yung profit. Okay? Kaya nagkakaroon sila ngayon ng or yung profit ay na ano niya, wag na sa satisfy naman niya yung loss. Kaya nagkakaroon ng break even. Ibig sabihin niyan, kung tataas pa dito sa point na ito, yung break even na ito, yung point na ito, ibig sabihin magpo-profit, profit na siya. Halimbawa, tumaas siya banda dito, magpo-profit na siya. Eh kung bumaba siya banda dito, maglo-loss siya. Okay? So dito lang kumbaga walang kita, wala ring loss. So yun yung break even point chart. So assumptions of cost volume analysis. So ano ba yung assumption? One product is involved. So pag sa cost volume analysis, isang product lang ito kasi kada product iba-iba ang cost tsaka volume na volume ng demand. Okay? Kaya iba one product at a time lang. So everything produced can be sold. So yun yung assumption. So hindi dito, so tinatanggal mo na dito yung mga reject, okay? Kasi kaya daw pwede daw i-sold eh, or i-sell. Variable cost per unit is the same regardless of volume. So yun yung assumption. Kahit gaano bang kalaki yung volume, yung variable cost ganun pa rin. So next, fixed cost do not change with volume. So kasi yung mga fixed cost mga ano lang, rent, okay? Tapos amortization, taxes, so ganun lang 'yon. Revenue per unit constant with volume. So yung pagbebenta, yung kikitain constant lang siya kahit marami pang nagawa. Ina-assume dito 'yon. Tapos revenue per unit exceeds variable cost per unit. So mas mataas yung revenue dapat kaysa sa variable cost. Okay? So yun yung assumptions ng cost volume analysis. Next, itong decision theory. So, ano naman ano itong decision theory? Ito, napag-aralan na ito sa OR. Okay? So, helpful tool for financial comparison of alternatives under conditions of risk or uncertainty. So, suited to capacity decision. Kasi, sabi nga natin, nagbabago-bago yung capacity. So, kapag nag-involve siya ng uncertainty, dito na papasok yung decision theory. Pwede natin ma-utilize siya. At pinag-aralan natin yan sa operations research natin. So, itong decision tree, under siya ng decision theory. Napag-aralan na rin natin to sa OR. Okay? So, dito, meron tayong decision node. Yung square, decision node yan. Tapos, yung mga circle, yung mga event node. Okay? So, sa event node, makikita nyo mayroong mga events. Bawa, itong small box office, may probability na 0.3. Okay? Na mangyayari siya. At ito, halimbawa, ay revenue. Halimbawa, 200,000. Sa medium box office, may probability na 0.6 na mangyayari. Ito yung revenue, 1 million. And sa large box office, ito yung probability na mangyayari siya. Okay? Yung event na yan. At may, halimbawa, may income na 300,000. So, ang gagawin dyan, mamultiply lang yan, 0.3 sa 200, 0.6 sa 1M, tapos 0.1 sa 300. Tapos, paplas lang lahat, kaya naging 690,000. Okay? So, yung decision na yan, sign with movie company. So, dito naman, sa isang event, ito yung sign with TV network naman. So, yan yung mga, ano, yung mga probabilities din, tapos 900,000 naman. Okay? 900,000. So, pansin nyo, ang pinili dito sa decision ay yung 900,000. Ibig sabihin, sign with TV network. Okay? Magiging sign with TV network yung pipiliin. Kasi mas mataas yung magiging profit. Okay? Ngayon, kung ito ay hindi profit, halimbawa, ito ay expenses, syempre, yung pipiliin dyan, yung mas less expense. Okay? So, ganun lang yun. Kung ano yung hiningi sa problem. Next is yung financial analysis. So, first is yung cash flow. Ano ba yung cash flow? The difference between cash received from sales and other resources and cash outflow for labor, material, overhead, and taxes. So, itong cash flow, napag-aralan nyo yan sa engineering economy nyo. Okay? Doon nyo pakakalaliman yan. Yung mga cash flows na yan. Next, yung present value, the sum in current value of all future cash flows of an investment proposal. So, yan yung present value. Kasama na rin yung
mga cash flows sa future ng investment. Okay? So, lahat ng yan, financial analysis is under yan ng papakalaliman nyo yan doon sa engineering economics nyo. Okay? So, dito pinakita lang yung net present value na formula. Ayan, future value, present value, interest rate, tsaka number of years. Okay? So, next, waiting line analysis. So, useful for designing or modifying service systems. Okay? So, kung may pila dun sa service system, mainam daw itong waiting line analysis. So, waiting line occur across a wide variety of service systems. So, ano yung mga example nun? Ano ba, sa mga fast foods, sa mga halimbawa, sa mga government agencies like LTO, yung may mga pila. So, waiting lines are caused by bottlenecks in the process. So, may mga bottlenecks, dapat malaman natin kung ano ba yung pila na matagal umusad. So, helps managers plan a capacity level that will be cost-effective by balancing the cost of having customers wait in line with the cost of additional capacity. Kasi kung malalaman ng managers kung saan ba yung line na mayroong bottlenecks, pwede silang magdagdag ng cashiers. Kaya nga sa supermarket, mapansin nyo, kapag konti lang yung mga customers na mimili, konti lang din yung cashiers. Pag dumadami, dinadagdagan nila. Okay, so yun yung waiting line analysis. Next, process planning. So, first, siyempre, pag-planning, pagpaplano ng process, kasama yung design and yung mga tools and equipments and machine na kailangan. Saka pa lang mag-i-schedule ng production control. Kasi pag wala yan, hindi ka pa makaka-schedule ng production control. Hindi ka pa makaka-schedule ng process or ng operation at production control. Okay? So, next, what methods were used? So, ano yung mga methods na ginagamit? Machining methods. So, ano yung machining methods na yan? So, yan yung pagpaprocess ng mga work piece, okay? Or work materials para mabawasan yung mass ng work piece o ma-achieve yung design na kailangan sa kanya. Itong press working, okay? So, may mga ano kasi machine press na tinatawag. Next, welding fabrication. So, welding, alam nyo na yan. Casting, yun sa mga may mga die, yung hulmahan. Next, powder materials. So, mga materials, kailangan din layered position and others. Okay? So, dapat alam din kasi natin yung method na ginagamit sa capacity para tayo makapag-plano sa capacity. Kasi mamaya, umorder yung customer, hindi natin alam kung ano ba yung methods na ginagamit ng company. Okay? Kung advance ba? Accept ba natin yung order na yun? Kaya ba o hindi? So, kaya sinasabi dito that malaman natin yung mga methods. Next, welding or fabrication additive techniques. So, ito yung pinaka-diagram niya. So, ito yung initial stock. Yun yung welding in. Weld add-on. So, mag-welding ka. And another weld add-on. Okay? So, isa yan sa pag illustrate ng isang method na ginamit. Example lang yan. Kasi sa planning, mahalaga na ma-illustrate mo, okay, into diagram yung mga methods na yon para malalaman mo kung ano rin ba yung magiging cost nung process na yon. Next, machining methods. Sa machining, subtractive techniques. So, ito yung initial stock, maminusan na itong shape na ito. Kasi nga, imamachine. Okay? So, i-drill. Okay? So, ito yung magiging final product. So, ganoon. So, dito, pinapakita lang kung paano ba ang example ng pagda-diagram ng methods. Kasi sa planning nga, kailangan ng mga diagrams. And lastly, itong casting form methods. Okay? So, ganoon lang. Next, engineering design modeling. So, sa engineering design, syempre hindi mawawala yung mga drawings, okay? Engineering drawings. At itong mga
system models na ito. Yung BREP model, CSG model. Sabihin ng BREP model, yan, ano lang siya. 2D lang. Pagdating sa CSG, 3D na siya. 3D model. So, depende kung ano yung gagamitin na model ng mga nagpaplano ng capacity. Next, interaction of planning functions. So, ito yung kung saan nag-i-interact yung planning function, yung capacity planning. So, kailangan mo ng geometric reasoning. Siyempre, gagawa ka nga ng diagram. Setup planning. So, dapat alam mo kung ano yung connections, okay, ng mga processes. Process selection, kung ano yung mga processes na kailangan, ano yung cost ng mga processes. Fixture planning, kung ano yung mga facilities na kailangan, saan mo siya i-locate. Clutter selection, kung ano yung mga kailangan na tools. And machines tool selection, kung may available ba na machine, ano yung capability niya. And lastly, yung clutter path generation. So, dito, kung saan ba yung path ng process na optimal siya. Okay? Yung walang harang or obstacle o hindi nakakaapekto sa process. So, doon malalaman. Doon dapat alamin kung anong path yun. So, dapat walang mga obstacles doon sa process.